Magandang umaga mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kaibigan, ayan, ang ating mga kaibigang OFW. Ayan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ngayon sa araw na ito ay ito pong napakainit na 10K ayuda ni Senator Alan Cayetano. Sana nga ba nangyari? Ano nga ba ito? Naku, alam nyo ba, nag-viral ito kahapon mga kaibigan. Nag-viral ito kahapon at siya po nating bibigyan ng ating reaction video. Alright. So, boy ng mga kaibigan, pakinggan muna natin ang kanyang pahayag para mas mainam. Nagtutulig siya sa programang 10,000 ayuda during the pandemic. Tumulong na lang kayo. Alright. Ayan, ha? Paliwanag niya. Sa mga tumutulig siya ng 10 tulong ayuda, during the pandemic, tumulong na lang kayo. Parang nag-iba ho yata yung tono natin, Senadora. Mukhang hindi ho yata yung tamang tono nung panahon na nangangampanya po kayo, no? At naglabasan ito sa social media. Sinabi na makakatanggap di umano ang bawat pamilya ng 10,000 piso. Eh ano na ho ngayon na sa mga naglalabasang balita, tumulong lang. Ano ho yun? Wala na ho bang kasigurohan? Eto, tuloy tayo. Hintayin nyo, maging pangulo si Lani. Sigurado yung 10,000 na yan. Diyos me, yun naman talaga marimar. Eh, may pangarap palang maging pangulo yung kanyang nakaw. May pangarap palang maging pangulo yung... Ay, nako. Alam nyo ho mga kaibigan? Oo. Kidding aside, sinasabi niya na ba't daw siya binabas, ba't siya ganito? Siyempre naman, umasa ang taong bayan. Ginawa mong programa yan na makakatanggap di umano ang sa mga tao ng 10,000 piso bawat pamilya. Now, wala hong pinaliwanag, dadaan niya sa priority measures, wala hong ganyan eh. Sinabi hong ganyan kasi kung ating titingnan na parang... naumpisahan nga ito niya sa ano eh, naumpisahan niya sa lugar niya. Tapos ngayon sasabihin niyang ganyan. Oo, bakit ho nagkaganon? Huwag nating sisihin ang taong bayan kung talagang binabas ka ngayon, kung talagang ganun ang pakaramdam nila kasi tingin nila eh, talagang parang niluko sila eh. Oo, diba? Tuloy tayo. Unang pagkakataon matapos siyang mahalal muli bilang senador ay nagsalita na si Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang ipinangakong 10,000 na ayuda sa kada pamilya. Ayon kay Cayetano ay iba ang programa niyang 10,000 pag-asa sa kanyang pangako na 10,000 kada pamilya. Ayun. So magkaiba yung kanyang pangakong pag-asa sa ano kung pagkaiba doon? Parang hindi ho kasi ganun eh. Yun ho yung nakakalito ngayon kasi hindi ho ganun yung pinag-usapan eh. Wala hong usapang ganun eh. Naglabasa na lang sa social media na kasi ganito na ganito. Sabi nga yung programa nga sinimulan sa lugar ho ninyo ay dadalhin po ninyo sa ano sa sambayan ng Pilipino. May mga palabas pa sa mga social media ganun ganyan. Siyempre sino ho ang hindi ho aasa sa ganun? Di ho ba? At sana ho, from the beginning na naglabasa na ang ganito sa social media, naibalita na during campaign period, eh, syempre may mga pagkakataon na mag-iikot ka, hindi pinaliwanag sana na eto ho, wag ho kayong umasa pa nito, ano po, eto ho ay dadaan pa lang sa proseso. Ito ho ay pag-uusapan pa ng mga ano. Pero siyempre sinakyan mo yung social media eh. Balita na mamimigay ka ay sinakyan mo. And that is the reason why hindi natin masisisi. Ilan sa mga tao o karamihan sa mga tao ay talagang bumilib sa'yo. Kaya nga nandyan ka ngayon sa Senado. Kaya dapat hindi ito ituring na pareho ng mga netizens na bumabatikos sa kanya. Umalma ang mga netizens at lubhang nadismaya kay Cayetano at tinawag itong budol at sinungaling na senador. Okay, tamo. Masisisi mo pa ngayon. Ngayon, sisisihin mo ang taong bayan kung sinasabing budol ka, kung sinasabing
budol kang senador kung sinasabing parang ano, parang nadinggoy mo yata yung sambayan ng Pilipino dahil sa programang yan. O di ba? Hindi nanggaling sa taong bayan ang reaksyon nito. Hindi ito nanggaling. Nanggaling yan sa iyo dahil nag-formulate ka ng isang programa na hindi gaanong ipinaliwanag sa tao. So dapat noon pa man ay pinaliwanag na ito ng maayos. Sinabi nito na, "Oy, wag ho muna kayong umasa nito, ano ha, mga kapatid, ha, hindi ho ito kasi wala ho kasiguruhan ito. Dadaan pa ho ito sa mga priority bills. So dadaan to sa mga pag-uusap, uupuan pa ito ng Senado, ng Kongreso o kung ano-ano man, gagawin ho itong batas." Ganun ho sana ang pinaliwanag nung panahon na nagkakampanya kasi mayroon kang time na ipaliwanag sa tao dahil nag-iikot ka. E di mas maliwanag iisipin ng tao na, ah, okay, kasi at least mapasalamatan ka dahil mayroon kang ginawang hakbangin para sa tao. Sakaling mangyari yun, hindi itataas ka nila. Kung sakaling hindi naman mangyari, hindi kasi sisihin ng tao kasi naging bukas ka sa kanila na ito ay dadaan pa lang sa proseso. Pero ano ho ang nangyari? Naglabasa na sa social media eh. Parang akala nga ng sambayan ng Pilipino yung mga nasa laylayan ng lipunan eh, talagang sureball na eh. Makakakuha na sila ng 10,000. Ginamit lamang anya ni Cayetano ang 10,000 na pangakong ayuda para manalo noong eleksyon. Ito ho sinabi. Ito ho mga kaibigan, ha, binibigyan ko lang ng reaksyon nito mga kaibigan. Hindi po akin to, ha. Ito po ay mula po ito sa vlog na isa hong vlogger, si Pinas Insider. Mula nakuha ko itong clippings na ito kaya ho binibigyan ko ho ng reaksyon. So, masisisi ba natin yan, yung mga tao? Kung ganun ang damdamin, kung ganun ang pananaw nila, kung ganun ang kanilang magiging reaksyon ngayon, nasisingilin kanila sa 10,000 piso. Sige nga ho. Sige nga ho. Ano ho sa tingin mo? Dagdag pa ni Cayetano sa kanyang mga bashers na naghihintay ng 10,000. Tumulong na lang kayo sa mga nangbabasa 10K ayuda. Kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sa kanila. Hindi pala kaya eh. Kaya nga ho sinasabi na dapat noong panahon na nagkakampanya, pinaliwanag na yan. Para at least hindi ka masyadong sisihin, para at least hindi ka masyadong kumbaga asahan ng tao, sinabi mo ang lahat na, "Bayno, hindi ko kayang bigyan kayo ng 10,000 piso. Pero ginawa ko ito dahil naniniwala ko na once na naging batas ito, once na maging batas ito, malaki ang matutulungan nitong mga tao." Ibig sabihin yung tao, yung sambayan ng Pilipino is magkakaroon siya ng kumbaga ay yung mga reservation. So at least kung hindi na isabatas yan, kung hindi na aprobahan yan, wala silang magagawa. Pero pasasalamatan ka nila. Pinakita mo ang pagmamahal mo sa mga mahihirap, pinakita mo ang pagmamahal mo sa mga taong nasa laylayan ng lipunan dahil at least gumawa ka ng isang proposal, ng isang bill na para sa kanila. Pero at least pinaliwanag ito na, "Oy, hindi pa ito makukuha, ha. Dadaan pa ito. Dadaan pa ito sa butas ng krayom." Diba? Hindi maliwanag sana, hindi ka nababash ngayon. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So ang hinihingi ko po doon sa mga tumutuligsa sa programang 10,000 pag-asa during the pandemic, tumulong na lang kayo. Diba? Yun ho, yun ano, maliwanag ho. Wala ho tayong problema no. Kung pinaliwanag ng maayos. Ang problema ho, nung nakitaan ho ng pagkakataon na ito ay pwedeng magamit bilang material o campaign material, pampabango, siyempre sinakyan na. Diba? So hindi na pinaliwanag ng ganun. Dapat noon pa. Alam mo, yung pagpapaliwanag mo ngayon, wala. Wala na. Huli na eh. Kasi wala nang silbi siya
dapat nung time na ibenebenta mo ang sarili mo sa tao, sinabi mo yun. Mayroon kang ginawa na isang hakbang pero wala pang kasiguruhan dahil dadaan pa sa legislative agenda. Dadaan pa ito sa proseso kung saan pag-uusapan ito ng mga sa Kongreso at saka sa Senado. Pag-uusapan ito sa Senado, yun kung dadaan pa yun sa Kongreso, no? Ano sa tingin niyo, dadaan pa ba yan? O diba? So dapat pag-uusapan pa. Ah, malinis, wala kang problema. O, ngayon, nanalo ka. Pag siningil ng taong bayan, pwede mong sabihin, uy, tika, huwag niyo akong singilin kasi sinabi ko lang sa inyo, sinabmit ko lang yan, binigay ko lang yan. At pag-uusapan pa, eh, alam mo, ang ganda nga nun eh. Kasi kung talagang kontra ka sa administration, just in case, di pwede mong sabihin na, wala ho, kasalanan ho nila. At hindi ho naman nila talagang pinag-usapan, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw nilang pag-usapan ng bagay na yun eh. So wala sa akin. Di ba? Kung totoong ganoon. Pinuna mo. Una mong pinuna yung pagbababa ng bigas eh. Pero ito hindi mo. Tapos ngayon, dahil naglabasa na, dahil may mga taong nagagalit na sa'yo, dahil may mga taong nababash ka, saka mo palang sasabihin ang katotohanan na ito pala ay dadaan pa lang sa legislative agenda. OMG. Diba? Well, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa paliwanag ni Senator Peter Alan Cayetano dito po sa kanyang 10K ayuda? Comment down below lang mga kaibigan at dinabasa ko po ang inyong komento. Mahalaga po yun sapagkat doon po natin mga kaibigan, doon ko pong pinagbabasihan kung ano po yung inyong mga saloobin at damdamin. Nakakapagbigay din po sa akin yan ng karagdagang moral para masigit pang gumawa ng mga reaction video. Pero bago po tayo magsara mga kaibigan, i-flex ko lang sa inyo itong isang grupo ngayon, no? May mga grupo ngayon ng maliliit na vlogger na ang kanilang layunin ay tumulong. Tumutulong sila sa mga maliliit na mga vloggers, yung mga nag-uumpisa pa lang. Ang tawag ko sa kanila mga kaibigan ay yung pong tinatawag na Team Ayuda Revive. Ayan po nakikita po mga kaibigan dyan sa screen, yan po Team Ayuda Revive. Para po makapunta kayo doon, hanapin nyo lang po si NSB Official o si Ate Ligaya. Ayan. Pero siyempre, atin pong pinapasalamatan ang checkadora ng bayan na si Chika Life. Ano? At siyempre, ang atin pong kaisa-isang singer dyan na si Janse. Of course mga kaibigan, your friend po mga kaibigan, mamaya nga pala alas 5, nandyan tayo, no? Maganda pong palabas ito sapagkat puno ng entertainment at makabuluhang kwentuhan. Efren, your friend po, tandaan po ninyo. Of course, Miguel Love shoutout to MC TV. Ayan. And of course, Jivian, Miguel Love shoutout sa iyo. Tetamel, Miguel Love shoutout po sa iyo. At sa lahat ng mga bumubuo ng Team Ayuda Revive, di ko na po kayo isa-isahin kasi marami po kayo. Baka po mayroon po akong hindi matawag, no? At siyempre, salamat na salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Basta mayroon tayong mga premiere at pelikula ay nandyan po kayo. So hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Ako po muli sa Taong Gala. Again, comment down below. Hingi po ako ng inyong mga komento para mas higit pa po na mabigyan natin ng makabuluhang reaksyon. Ito pong sinabi ni Senator Peter Cayetano patungkol po sa kanyang 10K ayuda. Maraming salamat po. God bless and bye-bye. Maraming salamat. Good morning! The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Oh,
Mm-hmm.